win dito, kailangan niya masipa yung mga important members dito onto the side of LPE. Now, meron din mga combination dito sa side naman ng Next Play Esports, mm-hmm. Rob. Meron din tayong Cho Lunox na nakita din natin na ginagawa tong duo na to dati. Nakapagka na Wave the Dragon, Chaos Darkening, may Burst Down din. So, ang ganda ng pick-off potential for both of the teams. Now, it all comes down to execution. Execution, indeed, talaga ang magiging sagot dito on both of the teams. And yes, before anything else, gusto ko lang i-remind lahat ng ating mga manonood that MPL Philippines Season 7 is under the supervision and regulation of the Games and Amusement Board. And going back to you, what you mentioned, no, yung mga combination of kill, yung Kaja with the Harley, tas meron din dito on the side of Next Play yung Lunox, kumbaga they could parang single target eh, no, iisipin natin, and most specifically for the side of dito sa Lunox. Pero kung titignan mo yung side dito ng LPE, parang ang hirap eh, nagigets ko yung sinabi mo kanina, Butters, eh, na ang daming kailangang gawin or punan dito ni Yawi with its Tank Chu. And given na sobrang mobile dito ng mga hero ng LPE, what else can they do? Oh, that for example, nasipa na nila yung isa, they get bursted down. Pero what comes after that? Gamitin nila agad yung potential ni H2O. Naka-granger si H2O. Si Lancy, malalagay yan sa XP lane or probably sa gold lane. Pagka nakuha na yung level 4, kailangan na nila gamitin agad yung mga ultimates. Doon sila magsimula. Magandang start kay H2O means na kaya nilang kumuha agad ng mga turrets dito. Although yun yung nagiging problema ng NXP. Yung mga heroes nila, hindi ganun kaganda in terms of siege. Yes, in terms of siege, agree ako sa ito. Pero I was really looking towards doon kay Aspect. So naka-triple split screen pa tayo dito, Butters. Pero yung pwesto ng Harley doon, diniretso niya kagad sa orange buff ng NXP. Pero alam to ng NXP, mukhang nawala na nga yata yung orange buff doon. Mm-hmm. And H2O, kukulitin sila ni Ryota. And Ryota going in. And H2O ang naging primary target. Siya pa ang nawala doon. This is going sideways as early as first minute ng laro na to, Butters. Na-invade yung orange buff, na-pick up si H2O. Ngayon, medyo nagkaroon ng slight advantage ngayon dito ang LPE. Ngayon, Exhort, alam nila na wala pa siyang ultimate. So, ibig sabihin yung Chang'o is not as deadly now. Yawi, ang ginawa niya dito is talagang pupunta siya sa may kabila. Pero sila H2O, talagang pinipilit nila kuhaan ng buff. And to the point na napipilitan nila si H2O na mag-retry agad. Oo, pinaretry nila kaagad doon si H2O. And given nga yung orange buff doon, eh, nanegate din para sa side dito ng NXP. Slight win para dito sa side ng LPE. And ito yung magiging problema ngayon nito, Butters. Gaano ka-detrimental to? Lalo na meron tayong first objective. Of course, that's the first turtle. Yung timings dito, of course, ng NXP is not gonna be on point. Kasi yun nga yung tinitignan natin dito, Robe. Timers ang pinaka-importanteng bagay ngayon sa MLBB, mm-hmm. in terms of setting up yung mga turtle area. That is going to be detrimental in a way na parang, alam mo yun, lalaban ka na wala kang orange buff, na isa kang ranger. Eh, yun nga yung gusto mo ng early game, eh, yung mga burst potential niya. Set up siya sa Rhapsody at set up siya para sa Death Zone nata. So, getting any help that you can to win the certain fights, napaka-importante nun, Rob. Yun. Yung sobrang importante niya to the point na parang mapipilitan ka na get team fights na hindi ka ganun ka-comfortable and very risky indeed. Pero look at the positioning ngayon dito ngayon ng LPE. They're already going towards dito sa may bottom lane since doon din magre-respond mismo ang turtle. And si Yawi ang magiging target ni Popol at Kupa. Kahit sabihin natin na si Yawi dito ay hindi talaga niya mati-takedown kasi nga ang daming mobility. Pero chini-chip down ni Bimo dito si Yawi. Tingnan mo kung ano ginagawa niyo. Talagang pinapalit at pinapalit niya yung buhay. Talagang ano eh, no? Ang tinatarget lang dito ni Bimo. Si Yawi parang pinupoke niya lang dito with Kupa. And that's it. LPE securing the first turtle. Bukang alam ng NXP yun, Butters eh. Pero hindi talaga sila confident. Pero look at that! LPE going in dito with Blazing Duit ni Jake the Dog. Mukhang mapipick up na naman dito once again. H2O, even Exhort on the process. Double kill ngayon doon si Aspect. At may kuha pa. Invade na naman dito ang orange buff ng NXP. Butters, paano ngayon to? Ang aga-aga pa pero parang nahihirapan na agad ang NXP. The jungle choke na ginagawa nila sa NXP is perfect kasi nga gusto nilang makuha agad dito yung fighting potential. Mas mabilis ang power spike dito na Next Play Esports kesa dito sa LPE kasi nga meron silang Flood. Ngayon, hindi nila binibigay kay H2O yung orange. Okay lang yung purple eh.
Kasi yung purple cooldown reduction, pero yung true damage mo, hindi mo nakukuha. Yun yung kay pinakamahalaga talaga, eh, no? Specifically on the Granger. And oh my, this is a huge lead ngayon dito from LPE. Even here on the top lane, Lancy is having a hard time na i-hold itong Torre na to as he will go down on the hands of LPE. Na, ngayon dito, Butters, parang lahat ng lanes ngayon dito ng LPE eh, talagang clearly nananalo. Even with Ryota getting a cut doon or parang pinapaano niya na yung NXP dito sa may top lane. Look at H2O, really having a hard time. Nagpa-farm siya doon sa may gilid na jungle na sobrang takot na siyang pumasok or lumabas dito dahil pinipick off siya ng LPE. Mm-hmm. And kung napapansin nyo, LPE pinapalit nila agad yung mundo dito ng NXP para madali sila i-invade. Ang pinakaunang turret na kinuha nila, Rob, is going to be the top turret for NXP. Kasi mas magkakaroon sila na clear way to get that jungle, to get those jungle monsters na nandito sa may taas. Ano yung nakapwesto doon? Yung orange buff. Yung orange buff. So ngayon, since basag na yung torre doon sa may top lane, H2O, this might be his first orange buff of the game. Already 4 minutes in. Mukhang ito na. Mukhang libre na naman tong turtle na to. Look at Aspect. Halos uncontested yung pangalawang turtle din. And NXP, this is a huge lead. This is very early. Butters, 4 minutes in. Pero look at that. Yung Sipa na magaganap doon si Ryota. Medyo malalim na. But a sort of intent. Pero na-pick up siya ngayon dito ni Exor. James on the backlines. Getting that deadly magic. Pero medyo makunat pa rin naman dito. Ang isang lapu-lapu. Somehow, nakabawi ng bahagya ang next play. Pero sabi dito na LPE, hindi kami aalis dito hanggat di namin nakukuha tong purple buff ni H2O. Butters, nakakuha ng suit, nakasapak ng bahagya doon ng NXP, but I clearly parang LPE pa rin ang nagdidikta ng laro. That is a step in the right direction para sa side ng NXP. Kailangan nila dito makakuha ng mga pickups na yon, and dun talaga yung magiging comeback potential nila dito. Okay, so nakita natin na si Yowie nakakuha siya ng Sipa. That is a good kick para kay Ryota. Ryota in the process, tumumba siya. Pero kasi yung damage output ni Jake the Dog, nandito na eh. And papansinin mo yung spell niya, It's a vengeance. Yes. Vengeance yung gamit niya. Kung ano man yung damage output na mabibigay, eh talagang mas giging masakit, masakit din para dun sa magbabato. Totoo, masakit talaga yon. And that is very interesting, no? Na ang battle spell ng isang Cloud, most of the time kasi purify, eh, no? That, so, meaning yun, hindi siya ganun ka, kumbaga confident siya even na meron ditong show na posible na mag-pick up sa kanya on the side lane. Tapos lalo pang ganito ang nagiging scenario natin dito, Butters, na sobrang laki ng kalamangan dito ng LPE. Talagang nagsusnowball sila dito sa early stages of the game. They know, alam, sabihin na lang natin ganito, alam ng LPE kung saan aatakihin o kung ano ang gagawin ng diskarte pagkalaban yung NXP. Yes. Speaking of diskarte, ito na yung sinasabi mo dito, Butters, that Blazing Duet na may kasamang vengeance at may pick of Payawi will fall down. I would like to ask you ngayon, Butters, as early as this, paano ang magiging comeback ng NXP? Kailangan lang bang mag-hold sila dito o kailangan nilang makumuha ng mga pick-up? Paano sila magsisimula dito? As look at Ryota dito, mga kaibigan. So tanky na buo niya na kagad ang kanyang brute force plate. That's one of the reasons kung bakit hindi siya ngayon ma-burst down dito ng mga members ng next play. And Meteor Shower will have to be used para lang ma-clear ang minion wave. Going back to your question, ang sabi mo kanina, paano nga ba sila makakabawi dito? Gamitin nila yung Meteor Shower to its full potential. Ipa-clear nila yung wave. I-try nila mag-take down ng tao with that. Pero kasi ang nagiging problema, yung Meteor Shower, isang gamitan lang yan eh. Oo. Kumbaga, kung lahat ng waves mo dito nakapush, lilipat lang yung LPE para pumush sa kabilang side. Totoo, totoo yan. Kumbaga, isa lang ang pwede mong madepensahan. Pero dito si James with the Divine Judgment Dawn from the Kaja, hindi pa rin enough yon. Pero nasa likod naman si Ryota to finish him off ngayon dito, mga kaibigan. On this very first game, LPE, talagang binibigyan nila dito ng sakit ng ulo ang next play. Even H2O, look at this item dito. Parang hindi na makasabay yung kanyang mga, yung gold niya rito with the side ngayon dito ng LPE. Look at the items dito. Even with Aspect already having that Calamity Reaper at lalo na si Jake the Dog already has this DHS and his golden staff. Mukhang pahirap na ng pahirap to para sa next play. Mm-hmm. And this is one of the things na kailangan mo bubantayan kapag ka nag-mage side lane ka. Mm-hmm. Dapat malakas din yung composition mo sa may jungle kasi automatically may isang tao na hindi makakasama sa inyo hanggat wala siyang ultimate.
Agree. Kailangan talagang ano eh, no? Na mabagyan din ng emphasis talaga, lalo na pag pumili ka ng gano'n ng side lane. Like, you pointed out kanina, no? Meron sila, yes, may Chang'o. They could potentially, they could potential to prolong the game kasi may meteor shower sila. They could simply just have to defend it. Pero right now, look at even Yawi, parang hindi nila makuha ngayon yung right target dito para sa side ng LPE. Parang lahat kasi parang problema na eh. Like for example dito, si Aspect with the Harley. Parang pag sinipa mo si Harley, pag napatay mo rito yung Harley, you still have Ryota na poproblemahin mo. You still have Jake the Dog dito on the cloud. So far, lahat ngayon dito for the side of LPE is really problem. So for next play, how would they want to tackle since we're already on the mid-game? Take it one step at a time. Masyadong madaming problema na kailangan tutukan ngayon. And usually, kahit din naman sa totoong buhay, kapag masyadong madaming problema, tutukan mo isa-isa. Kasi hindi mo pa talaga pwede pagsabay-sabayin yan. If ever gusto mong pagsabay-sabayin yan, sagutin mo muna isang bagay, tapos doon ka umatake doon sa mga ibang problema. Ngayon, ano nga ba kailangan nila gawin? Kailangan nila makuha ng pick-offs gamit si Yawi. Yawi is doing a great job na makasipa ng tao, but the fact remains, hindi enough yung firepower na NXP as of now. Kailangan pa nila ng items. Yes, and like what you've mentioned, no, si Yawi is really doing a great job, pero yung pag-face check niya doon, divine judgment siya agad doon ni Arbs, and H2O will be taken down as well dito by LPE. May comeback naman, may bawi dito, nakuha nila dito si Ryota, but still, lahat ng mga turrets dito ng NXP mukhang unti-unti nang nawawala. May napansin pala ako kanina, Roba. Ano yun? Nakita mo ba kanina nag-blazing duet si Jake the Dog na may kasamang Vengeance? Yes. Hindi dumamage halos yung meteor shower. That's it. That's one of the reason bakit din pinili talaga ni Jake the Dog tong Vengeance na to. Kumbaga, papasok talaga doon siya sa gitna and just do the blazing duet together with that Vengeance. And once again dito, Butters, orange buff will be denied ngayon dito for NXP. And just like that, ganito sila ngayon ka-confident. Pwede nilang kunin tong Lord or pwede silang mag-hold dito and just force a reaction kasi yung pwesto ni Ryota dun sa baba, kailangang bantayan din niya ng next play. Nakikita natin yung momentum ng LPE, yung confidence nila from winning that turnaround dun sa Omega. Ito yung confidence na kaya nilang ilabas. And kung papansinin mo ha, yung first time na naglaro sila dito sa MPL, laban yung NXP, si Aspect, ang dami nagkasabi na hindi ganun kaganda yung performance. And I would agree. And right now, looking at it, it's night and day. 4-0-2 si Aspect. Totoo. Saka ano eh, alam mo yung hindi, sabihin 4-0-2, hindi, sabihin natin hindi pa ganun ka high kill katulad ng mga ibang jungler. Pero nakita natin, he's been the one who securing the turtle on the early to mid game. Ngayon, sobrang farmed ngayon dito ng mga members dito ng LPE. And Butters, for the side of NXP, ito yung pinakamalaking tanong eh. For sure, ma-hold nila tong first Lord. Pero kung paulit-ulit lang, rinse and repeat yung ganitong scenario, it's you're not playing to win eh, di ba? Parang kinukulang ka na dito. Parang ang kwento dyan, Rob, is napipigilan nyo, pero hanggang kailan? Yes. Hanggang kailan nyo mapipigilan? Hanggang kailan nga talaga ang magiging banat dito, dahil dito si Yawi ang unang mawawala. Sama po pa dito si H2O. Tatlong members na ngayon dito ng NXP, or rather dalawa pa lang ang nawawala, pero yung tore nila dito, yun na ngayon ang punterya dito ng LPE. Kaya bang i-hold ito ng next play? That's gonna be the biggest question, dahil ang sakit na ng mga damage. Mukhang maglalock on the base na ngayon dito ang mga membro ng LPE. They're holding on dito. Kaya pa ba, James, na may deadly magic doon? Nalinis pa naman nila dito ang mga minion wave. Lipat muna. Look at Lancey. Talagang pinipilit niya na makbura or ma-clear yung mga minion wave doon sa may top lane, pero hindi niya nakaya. Hindi pa enough yung damage nung Lunox. And right now, at this moment, Butters, wala nang tore ngayon ang next play esports. Gaano ka confident dito ang LPE? Si Bimo tinawagan si Kupa doon sa may mismong harapan ng NXP. Oh, usually, wow. Hindi mo makikita yan. Pero dahil sobrang confident nila Ryota, sobrang phenomenal ng performance niya. And ang dami nagsasabi na Ryota is one of those gems, yung hidden gems, mm-hmm, netong MPL PH Season 7
napapatunayan niya ito ngayon. Yes, kitang-kita natin yun. And yun nga, sinabi mo rito, tinatawagan na ni BMO si Kupa harap-harapan sa Next Play Esports that you wouldn't really normalize. Pero kasi ang kunat niya ni, mask pa siya dito. Pero just like that, may hila na naman na magaganap. Yan yung sinabi mo kanina, Butters, with the Divine Judgment. Sama mo pa ang Deadly Magic. Pero sa may bandang likod, H2O will fall down as well. Two members down for the night. Side of Next Play Esports, pasok dito ang mga members ngayon ng LPE sa base ng NXP dahil nabawian nila dito si Ars. Pero kapalit naman doon si Yawi. That's a 2-4-3 exchange. Clearly, LPE pa rin ang favored sa laban na yon ngayon. It's all about Lancey and Exhort, ang dalawang miyembro dito na i-hold ang line na to. Pero nawala na una dito si Lancey and Exhort as well. And it's a wipeout for Next Play Esports. This is it. Nag-respond pa rito si James. Aabot pa ba rito ang mga access nila? Lapu-lapu, mukhang hindi. Dahil tinapos na ni BMO ang base ng Next Play Esports. This